naman ako. Welcome to my channel. So, gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng isa sa mga Arabic food. So, ito is matagal ko siyang natutunan kainin. Kasi hindi ko siya masyadong gusto ko yung ano niya, pero hindi ko masyadong ano siya. Ang tagal, mga umabot siya siguro ng itong lutong to, umabot siguro ng 4 na taon bago ko siya natanggap na kainin. Excuse. Ngayon, ang gagawin ko dito is ang lutong ito ay pwede siyang manok, pwedeng kambing, pwedeng baka, pwede sa lahat. Pero Arabic siya, Arabic food. So, ang gagawin ko ngayon is machubus ang pangalan niya. So, ito, ang tagal ko rin nakuha ang natutunan kasi doon sa side ng amo ko lalaki, iba ang ano, hindi masyado sa akin tinuturo. Tapos sa side naman ng amo ko babae, yung nanay niya, ano, tinuturo niya pero hindi niya pinapakita yung sikreto niya kasi oh nga, mas masarap siya kaysa sa side ng amo ko. Simple pero mas masarap. So, ito na yun. So, ito muna. Ang una kong munang ginawa is ito. Which is kambing. Kambing ito. So, original kambing to. Hindi yung tulad sa atin yung kambing natin is local lang yun. Ito, original na kambing. So, ano bang original? Laham ang tawag nila dito is mean sheep. Yun na yun. So, ito siya. Pinakulo ko muna siya kasi kailangan tanggalin to. Yung maduming itong bula na to. So, ayan. Tanggal ko muna siya. Kita niyo yan. So, pinakulo ko muna siya ng mga kalahating oras para matanggal yung ano niya. So, ano yung ingredients niya? So, dito na naman kayo mawiwindang sa ingredients niya. So, ito yung ingredients niya. Dito. Para hindi kayo maano. Maliko. Of course, yung ginger paste. Tamad ako maghiwa. Kasi, linisin mo pa kasi masyado yun eh. Yung ano, ito. Ay, garlic pala siya. Garlic paste, ginger paste. Siyempre, ito, sibuyas. Dito daanan mo siya ng madaming sibuyas. Kamatis. Green bell pepper. Dito kasi sibuyas talaga nagpapalasa sa pagkain. Hindi ako masyadong gumagamit. Yung cubes na ginagamit ko, kalahati lang yun, hindi buo. Kasi, dito lang ako sa Qatar, hindi gumagamit ng mga pampaano. Kahit bichin. Pag nasa Pilipinas lang ako. So, ano pa? Dito tayo. Ito yung curry leaf. So, maganda daw tong curry leaf sa mga high cholesterol. Daw. Siyempre, isang sili. Gusto kumangano ng konti. Star anise, bay leaf, siyempre yung cinnamon, at saka yung dry lime to eh. Sinasabi nila lemon eh, pero lime, para sa akin lime to. At saka coriander leaves, fresh coriander leaf. So dito na lang tayo sa mga pulbos na to. So ito, machubus nga iluluto natin. So machubus masala. Coriander powder. Ayan, turmeric powder. Paminta. At saka yung homemade garam masala. So, ito yon. Ginawa ni, sa side ng amo kong lalaki, is mahilig siyang gumawa ng mga homemade. At bigas. So, may bigas. So, mamaya, bakit mayroon siyang bigas? Kasi machubus. So, ano gagawin natin? So, ilalagay ko muna yung, ito muna ang ilalagay natin. Dahan-dahan pa. Hey, tumatawas eh. Dito kasi, sibuyas talaga. Madami talagang sibuyas. Pag nagluluto dito, ay, sibuyas. Ang patanggal ng amoy din nung kambing, kami ng kambing. So, ilalagay ko na to. Bawang. Garlic paste. Yan, dalawang kutsarita. Yan.
Pag tamad talaga akong mag-iwa. Tamad kasi kinaano. Sumusumpong ang asma ko. At saka yung ginger. Ano? Dalawang kutsaritang ginger. Ayan. Aduin muna natin. Tapos nandito na tayo dito sa, ano na to, powder. Dito ka talaga malilito. Dito ako nalito eh. Nanghihirap matuto dito. Pero pag natutunan mo na, madali na lang. So, isa't kalahating kutsara. Dito yung matchubos is isang kutsara. Kasi may garam masala na eh. Yung paminta, yung asin, mamaya na lang yung asin. Kalahating kutsara. Ito, isang kutsara yung turmeric. Yan. At saka ito, garam masala is ito eh. Matapang. Kalating kutsara lang. So, yung asin mamaya na lang. So, hayaan natin siyang kumulo ng 2 hours. Yan. Tapos, pagkatapos mo nang pinakulo siya ng 2 hours, lalasaan mo siya. Siyempre, lalasaan mo kung ano niya. Anong lasa niya, di ba? So, yan ang pagluto. Tatapang ko siya. Ayahan ko siya ng kumulo ng kumulo. Pagkatapos siya ng kumulo at malambot na yung karne, lilipat ko yung karne sa ibang kaldero para dito sa bigas. So, bakit? Yung tubig nito, yun ang paglulutuhan nito. Yung tubig ng pinagkuluhan. So, yun. So, meron pang another ingredients na ilalagay dito. So, magulo siya. Masyado siyang matrabaho. Matrabaho. Isa rin yung matrabaho to. Kasi hindi basta-basta. So, hindi ganun kadali. Mahirap. Kasi maraming mga herbs. Mga spices na nilalagay. Lalo itong garam masala. Ang garam masala is meron tong I think is 3 spices na hinahalo dito. Ay, 3. Hindi. 7 pala. 7 klaseng spices dito. Tapos ginigiling nila. So, maano pa. Pag dito yung matrabaho kasi ilalaga mo pa. Prime mo pa siya bago siya igigiling. So, ito homemade to. Ginawa ni mama doon sa side ng amo kong lalaki. So, ganito. Ito yung matchubos, isa sa pagkain nila dito. Pero, basic na kinakain nila, pwede rin siya pang okasyon. Yung iba, alam mo yung buong kambing, so, ilagay talaga nila yung buong kambing na yan na malaking lutuan. So, yan, ganun din. Ganitong pagproseso. So, pag nag-order ka ng ganun, so, buong kambing din na nandun sa malaking parang tray. Nandun yung malaking kambing, nandun din yung kanin. No, ito, yung bigas na naging kanin na. So, nahalo na doon. So, yun, hindi ko pa ko alam. Basta, masarap naman siya. Masarap sa akin pag ako nagluto. Pero pag binili na sa labas, hindi, kasi iba yung kambing nila dito. Iba yung sheep, matapang siya. Mas maganda pa rin yung kambing natin, local kambing. Kasi mas malinamnam. Kasi yung fresh yung kinakain yung mga dito kasi yung kambing nila. Yung bread, ginigiling nila yung mga pandesal sa atin na pinapakain yung mga tinapay na sperm, tapos pinapagiling na lang kasi pakain, pinapapits na lang sa minsan sa tilapia. Dito, yun, pinapakain nila sa kambing yun. Pinapagiling nila yung mga sperm na tinapay. Gigiling nila yun, tapos papakain nila sa kambing. Yung mga ganun. So, dito muna ako. So, next, papakita ko kung paano ilalagay itong kanin. Ay, bigas pala. So, dito